had to go incognito para masilip lang niya yung mister niya. Sa napiling landas, laging may kaakibat na panganib na raw ang buhay ni Edjop, pati na ng kanyang pamilya. Paano nga ba nagagawang mabuhay ni Edjop sa likod ng kabi-kabilang banta? Ang marundob na pagkundina nga ba ni Edjop sa rehimeng Marcos ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay? Parang reality yun, pinili namin buhay. Talagang parang alam mo na anytime dadating yun. Kahit na galing sa prominenteng pamilya si Edjop, hindi naman siya bulag sa mga pangapi sa kanya mga kababayan. Dahil dito, hindi na nagpaawat pa si Edjop na kundinahin ang diktador na gobyerno ng dating Pangulong Marcos. Kaliwat kanan ang mga demonstrasyon na tumutulig sa administrasyong Marcos noong panahon ng martial law. Talamak din ang paglabag sa karapatang pantao dahil sa ilang iligal na pagdampot, pagkawala at maging pagpatay sa mga aktivista. Ayon sa political analyst na si Ramon Casible, inilagay na raw ni Edjop ang kanyang paa sa hukay nang magdesisyon siyang sumanib sa underground movement. Pag nagdesisyon ka ng ganyan, anytime eh, pwede ka mahuli, pwede, anytime pwede ka mamatay. It is a decision na basically ang makakagawa ng sarili mo. Wala makapagsabi sa iyo niyan eh. Dahil sa napakalaki ng risk. Yung iba, well, tumakbo sila, no? Mag-exile. No? Yung iba, tumahimik na lang. Pero marami din talaga lumaban. Iba na bundok. Delikado man, tinanggap na ng pamilya ni Edjop ang banta ng panganib sa kanyang buhay. Dahil sa hayag ang pagtuligsa niya kay dating Pangulong Marcos. Yung nanay ko nga, sabi niya, ano eh, para magiging magulo, yung mga ganyan. Pero yung tatay ko naman, sabi niya, alam, kilala niya yung tao. Sabi niya, I know a good person when I see one, sabi niya. So for him, Edjop was a good man. Makibaka! Kahit para makapangyarihan ng mga taong mga nakabangga ni Edjop, patuloy pa rin niyang pinanindigan ng kanyang ipinaglalaban. Maprinsipyo, mahusay makisama at matalino. Ganyang klaseng leader daw si Edjop para sa kanyang kaanak at mga kaibigan. Prinsipyo yung ano eh, yung nagdadala sa kanya kung bakit niya ginagawa yon. It's not anything else. And may very high respect sa parents ko sa principles talaga. Kung hindi niya alam pag-aaralan niya, siya yung nakita ko na talagang isa, dalawa, tatlong araw, talagang nagbabasa lang yan sa kwarto. Pag may ginagawa naman siyang trabaho or dokumento, ganyan. Lalo nung panahon na hindi pa uso yung mga computers, naka-noise ano lang yung aming mga cabinet sa kwarto. Nagta-type yan hanggang gabi eh. Hindi rin nawalan ng mga taga-suporta at kaibigan si Edjop dahil sa likas niyang karisma sa mga tao. Ang karakter din daw ni Edjop ay nagsilbing inspirasyon para sa kanyang mga kasamahan sa kilusan. Willing siya mag-step abroad, paghubog ng mga tao. It's more than inspiration. Kasi inspiration, you can inspire kahit wala kang ginagawa sa kanila. Gawin mo lang ang tama, bilib sa'yo. Mas gusto niyang ano, tumutulong siya ng iba ay makatumindig at magpakita rin ng kanilang, matuklas rin ang kanilang kakayahang mamuno. Kaya naman malaking kawalan si Edjop para sa mga grupong tumutulig sa kay dating Pangulong Marcos at underground community. Any loss sa leadership, malaking loss yan. But with the name na Edjop, kumbaga, nung nag-join si Edjop ng radical movement, he's the biggest multiplier and considered an icon ng mga moderates. And he's equivalent to thousands. Kung yung nagawa niya noon sa Mindanao, no? Nakapagsulat ng maayos na analysis, strategiya, tinaiba.
ay napagpatuloy niya rito. Kasi alam niyo yung panahon nung namatay na si Ninoy, you know? Tapos nagsisimula na itong mass movement, ganyan. Maraming debate nun. Ay kailangan niya ng mga utak at na hindi lamang marunong mag-isip, kundi marunong ring makipag-argumento at mag-ubisip at mag-sulat. Kung nabuhay lang daw si Edjo pagkatapos ng martial law, malaking papel para sana ang maaring kampanan niya sa isang demokratikong pamahalaan. Bagay na minsang pinangarap ni Edjo. Kung siya isang mataas na opisyal ng gobyerno, even sabihin mo ng presidente ng Pilipinas, that little big man would be taking the lead in cleaning up government and giving us yung ating right to be governed rightly. Isang mahusay na leader na buong tapang hinarap ang panganib na dala ng batas militar. Isang sakripisyo lamang para sa kalaban, pero isang bayani para sa kanyang mga samahan. Pero sino nga ba si Edjop sa likod ng kanyang aktivistang buhay? At saan mauuwi ang kasong pagpatay sa kanya? Kahit 2 dekada na ang nakalilipas mula nang mamatay si Edjop, walang pangalan na lumutang at naparusahan. Malaking kawalan si Edjo para sa kanya mga kasamahan. Bagamat may mga pumalit sa kanya sa kanilang kilusan pagkatapos niyang mamatay, bibihira lang daw ang tulad niyang kayang makipagsabayan sa mga radikal at mga demokratiko. Bagamat ang underground, sabi nga namin, he would have been the first na nag-rise sa national leadership na ang principal skill ay sa, yan, sa organizing, mga mass movement, mag-theorize, mag-ayos ng strategies, lalo na yung koalisyon, tinatawag na United Front, yung marunong ka matatag-ugnayan kahit sa mga hindi kasing radikal mo o kasing revolutionary. Pilipinas, maraming gusto ng pagbabago, pero hindi naman lahat ay gusto agad ng napaka-radikal. Eh, sa halip na ano mo, para bang itsapwero mo agad o banatan mo, no? Walang kwenta ka. Eh, siya yung type na ano, sasabihin, sige, sige. Mag-emphasize tayo sa kung saan pwede magkatulungan at saka we can respect each other's differences. Yung ganung type ng leadership ang I think he would have brought in. Kukonti ang nakagawa ng ganun. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin daw na isinasabuhay ng kanyang mga kasamahan ang bawat aral at prinsipyong natutunan nila. Ngunit sa kabila ng kakaibang tapang ni Edjop sa paglaban sa pamahalaan, ibang iba raw makitungo ang aktivistang leader sa kanyang pamilya. Pagmahal, maalalahanin. It's romantic in the sense that he remembered our anniversaries, yung nag-propose siya ng February 14. So, pag midnight, before those dates, meron siya talagang, ano, meron siyang pakulo, yung mga ganyan. Like he'd have flowers or token, yung ganyan. Tapos syempre yung wedding anniversary namin, the birthdays, ganyan. Pero ganyan siya eh. I don't think hindi lang naman sa akin. Sa mga kapatid niya, maski pag may okasyon, talagang nagre-regalo siya. Maski yung mga santo-santo lang na maliliit sa Quiapo, yung mga favorite gifts niyang binibigay. Kahit 2 dekada na ang nakalilipas mula nang mamatay si Edjo, walang pangalan na lumutang at naparusahan. Tila inilibing din kasama ni Edjop ang imbestigasyon sa kanyang kaso. Para naman sa kanyang mga naiwan, hinding-hindi nila makalilimutan ang bawat sandaling nakasama nila si Edjop. Buhay na buhay pa rin sa kanila mga alaala ang kanyang mga prinsipyo at adhikain. Masaya pa rin sila na kinikilala ng ilang Pilipino ang naiambag ni Edjop sa ating demokrasya. Pagwawakas ng kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay, shared vision yun, at saka shared values na
pinagpapatuloy, pinakamalaki niyan, related dun sa pag-reform ng system, pag-change ng system. Sa ilalim ng ganong klaseng kaisipan, paniniwala, makikita ko na naipagpapatuloy yung ding simulain na siya rin senior ni Edjop. Siya lang talaga yung kuya niya, kuya namin. Kaya siguro I tended to have more friends na lalaki nung when I was in college. Kasi nga, naminis ko yon. Ako, 7 years younger than he is. Parang he was learning from me. Parang he made me feel that he was learning from me. That everything that I was saying was so important to him. Naging close din yung naging mga relationship namin. Eh. Pati yung mga asasawa namin. Bilang personal na kaibigan. Kung hindi, pati yung sa kilusan. Kasi nung nawala siya, parang ang daming sanang pwede pang nagawa. Pwede pang napamunuan na gawain. Kaya talagang, maski sa kanila, both on the personal level at saka yung political, miss na miss nila si Ed. Maraming pangalan na nagusbungan para manindigan noong panahon ng martial law. Isa si Edgardo Edjop Jopson sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa demokrasyang tinatamasa natin ngayon. Habang buhay natin itong tatanawing utang na loob sa kanila. Magandang hapon. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik-tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Klasik.